Mga ka-TH, nandito na tayo sa Rizal Province. Hindi ko alam kung saan barangay ito, sa Rizal ito. So, meron akong sinamahan dito ang ka-TH natin na ito daw ay dating pinag-garrison na ng mga Hapon, pinagkampuhan. So, gaya nung unang video na sinabi ko, pupunta kami dito para mag-locate at mag-analyze gamit yung ating mga gamit na long range locator, Japanese wand. Saka meron din sila dito ng metal detector na tumutunog. Makakatulong din 'yon. Sasamahin na natin yung mga gamit na 'yon para magtulong-tulong sa pag-recover. So ito ay papakita natin, sasabihin tong lugar eh. Oh, wag. Okay, ito hawakan mo. Ah, mamaya. Iyan natin ituro niya rin kung diyan tayo. Kasi yun, baka makakalam din siya diyan. Mga ka-TH, ito ah. I-confirm lang natin yung hinuhukay doon kung talagang sa pool nitong elemental marker na to. Kasi ito ay talagang mula noon pa nandito na to. Dito ginalaw. Pagbabasyan mo, ito ay basag-basag na at walang bumasag nito. Talagang sadyang binasag to para maging marker. Ito yung mata na isa nakapikit. Ito yung nakadilat. Ito yung ilong. So kung titingnan mo yan, mukha ng pagong yan na nakasilip doon. Pag kinumpas natin yan, itong mata na ito na nakadilat, pag pinumpas natin yan, ayan o, nasa 120 degrees dito. Tiga. Yan. Ayan o, eksakto yung bula sa 120 degrees. Okay lang yan. Kaya 120 120 degrees ang position yan, straight yan doon sa tutok mo doon sa kubo na inukay natin yan, straight yan doon. So, ito yung isang elemental marker na nagko-confirm na nandoon yung karga. So ang layo ng distance mula rito papunta doon sa medyo malayo yung distance. Mga nasa 20 meters mula rito papunta doon. So 120 degrees southeast. Ibig sabihin yan sa pressure code ng compass is jewelries in gold coins. Ngayon, i-confirm na lang natin itong itong long range locator. Dalawa na gagamitin natin para tingnan natin kung sasablay ba. Okay, dito ako tatayo mismo sa may tapat ng mata na to. Ito, dito. Ito yung matang nakatingin doon sa atin. Itong long range locator na to, hindi rin to magsisinungaling. Yun din ang tinutumbok talaga niya. So alignment siya ng compass. Alignment siya nitong elemental marker na to. Kaya yung tinatarget na hinuhukay doon, mga nasa 70% na talagang makukuha yan ngayon. Hindi, malalim na to. Nasa 14 feet. Ito, nasa 14 feet na yan.
Yan, isa pang marker niyan, basta do. Yeah. Isa pang marker niyan dito. Isang kasi nito. Dumot na. Ito yung nagko-confirm. Itong X na to, cross yan, tapos dito may pag-anon. Ito, pabumba dito yung guhit. Kapunta doon. Ito, sadyang binasag to. Wala yung pinagbasagan niya. Talagang nilagayan dyan bilang marker. Isa pang nagko-confirm dyan na talagang dyan na may deposito. Itong lubak na to, pakso dito ng hapon ng araw. Sabi nung nakaabot sa lugar na to. At yung lupang bundok na yon, galing dito yan na inangat doon. Panahon pa ng hapon pala yung lupang bundok na yan. Walang nag-akyat niyan galing dyan. Ito ay dating paksul ng mga hapon ng araw. At ito yung terrain. Ito yung terrain na dinadaanan nila papunta doon. Sa taas ng doon, nandun yung garrison nila. Sa taas na yun. Kaya itong area na to talagang positive na merong itinago. So yun lang muna. Yun lang muna mga ka-TH. Pasensya, medyo nakahubad kami kasi ready to fight na kami dun sa paghuhukay. Okay. Ito. Ito yung Japanese one. Ito yung ating compass. Tsaka yung long range pair ng long range na telescopic locator, pinpointer, at saka ito yung isa, dinidisassemble na yan. Yan yung isang metal detector na tumutunog. So ipapakita ko sa inyo itong bundok ng lupa na ito. Ito ay hindi ito galing sa hinukay nila dito ngayon. Kundi ito ay matanda ng tambak dito. Galing yan dito. Itong lubak na ito, at pinapakita ko sa inyo, ito ay dating paksul ng hapon. At ang lupa na hinukay dito para maging paksul, ito, dyan itinambak. Yan yung lupa na yan. Yung nakatambak. So, dito sa paksul na to, meron ditong naka-positions na isang deposito. Medyo malayo ng konti sa paksul. So, gagamitan natin ng ano, ng compass. Ito ang ano, ito ang dulo ng paksul. Ito yung paksul na yan. Itong kinakatayuan ko na to. Ito ang dulo ng paksul dahil mataas na bahagi na ito ng konti. Ngayon, tingnan natin sa kompas kung ano yung kanyang positions. Yung degrees niya, yung alignment niya ng degrees. So, nakikita nyo ba? Yung tinuturo dito ay nasa 120 degrees alignment southeast, 120 degrees. So meron sila dito sa loob na tinested. Ngayon ang pinaka ano kasi nito dito, pinaka benchmarker dito ay itong bato na ito. Ito ay naka half buried. At meron itong indicator dito ng deposito. Ayun, yung butas na yung nabilog. Ito. Tapos meron yung sign dito. Ito. Yan. Nag-cross siya dito. Ito. Yan. Tapos ito, nag-diretso dito. Napunta doon. Doon, sa loob na yun. Susundan natin. So, ito yung ano. Ito yung kanilang digging spot.
Ayon sa ating analyze, ito ay nasa 120 degrees ng southeast, due south is a alignment position. Ang lalim nito ay nasa 10 feet na. Mula sa umpisa, puro lupa lang ang kanilang nakukuha. Wala silang ibang nakuha ang mga surface marker, kundi pagdating sa 10 feet, ipapakita ko sa inyo kung ano yung nakuha nila sa 10 feet na bato. Dito. So, ito yung nakuha na bato sa 10 feet. Binasag nila kasi akala nila ito ay may laman. Sa kabuwang hugis niyan, iyan ay may patulis na dito sa dulo. At yun ay nakatusok doon sa ilalim at sentro yan sa kanilang hukay. Iyan ay may pagkahugis ng bilog. Halos kasing laki ng parang niyog na buko yung may balat pa. So, ang tawag dyan, kapag yan ay nakita mo na sa 10 feet, ang tawag dyan sa marker na yan ay center point before the object. Galing dyan, mula dyan sa batong bilog na yan, ay huhukay ka pa ng 6 feet para maabot mo yung deposito. So, wala na silang anong kasunod niyaan na makukuha nila ay mga tambak na bato na galing sa ilog. Yun ang hindi pa nila nakukuha. At pagka natuloy nila yung hukay niya mamaya, makikita ninyo puro bato na makukuha nila. Ibig sabihin talagang binakpil na doon. So ang sistema kasi dito, sa paglagay nila ng deposito dyan sa loob na yan, mula dito sa dating paksul na to. Yan, ito yung paksul. Nabar daw na lang ng katagalan, maagos yung lupa habang umuulan. Kaya natabunan na, pero ito ay lubak na bahagi. Yan yung mataas, oh. Yan yung lupa galing dito sa paksul na inilagay dyan. Panahon pa ng hapon yan, mga yan. Hindi daw nila ginalaw. Sila ay tagal na taga rito na mula noon pa. Ngayon, galing dito sa paksul, dito sa pinagberingan natin ng 120, dito sila naghukay, papasok din sa loob. Kaya ang ginawa nila, galing dito, papunta doon ang hukay, dito nila idinaan, papasok doon. So, dahil tayo ay gumamit ng mga detector at saka ng ating decoding, sinorkat na lang doon sa ibabaw sa loob, sa dinaan sa bubong. Kaya wala silang gaanong makuhang mga elemental marker na hidden trail marker sa ilalim. So kung maganda itong lugar na ito, kasi meron ditong tinanim yung mga hapon na balimbing. Yan. Yung puno na yan ay century na at binonsai lang. Tapos doon, yun isa na yun. Yun ay puno ng mangga na Indian mango. Na ayon dito sa may-ari ng lupa, ito ay maabot na sa 100 years. Kasabay nitong balimbing na ito. Napuno ng balimbing. Yung mga balimbing na yan ay mga tubo na lang galing sa main na puno. Dahil yung unang puno niyan ay pinutol ng dating caretaker ng lupa. Dahil pinagtayuan ng bahay. Isa ito sa mga benchmarker dito. Itong bato na to. Ito ay
isa sa mga inilagay ditong marker ng panahon pa ng hapon. So wala naman daw nagbuhat mula noon na naglagay dyan para ilagay yan dyan. Eh, dumating sila dito, inabot nila dito, nandito na yung bato na yan. So mamaya, mag-i-explore tayo naman doon sa sinasabi nilang pinagbaunan ng apat na kahon. Doon banda sa mataas na bahagi na yon, diyan sa mataas na bahagi na yan, nandiyan nakatayo yung garrison ng mga hapon. May mga kanyon dyan, may mga kalesa pa ng sinauna na nandiyan pa nakalagay, mga karwahe ng hapon. Doon sa area na yon. Ibig sabihin, itong area na to ay talagang strategic point ng mga hapon. Nagkampuhan talaga nila. At ang mga deposit dito ay hindi masyadong malalalim, kundi ito ay nakakalat. Naka-rice plantation style ang kanilang pagbabaon. So, hindi ko alam kung mayroon bangko. Pero sa aking pagkakaintindi sa lugar, ay wala ditong bunker tunnel. Kundi naka-spread yung mga deposito sa paligid na mabababaw lang ang lahat. Dito naman banda sa baba na to, meron ditong batis. Special ko na kayo dito. Ayan ang batis, oh. Maliit na sapa. Puntahan natin. So, ito yung maliit na sapa. Yun. Kung mapapansin nyo, ayan ang maliit na sapa dito. Malinaw ang tubig. Ayan ang puno ng kabayan. Diyan. So kung mapapansin nyo ang status ng lugar, ito pala ay may sapa dito. Ito yung puno ng kawayan na napakalaki. Matanda na. Ayan ang bunkhouse natin. Pausap natin yung may-ari ng lupa dito. At sila ay magpapadikod sa atin. Sana makita natin yung tama. Okay muna mga ka-TH, yan lang muna yung aking share sa inyo. At mamaya pagpunta namin doon sa site ay papakita ko sa inyo kung paano mag-tikod. Dito kasi hindi ko mailabas yung mga gadget dahil maraming dumadaan na tao sa paligid. Ayaw na may-ari ng lupa na mabulgar.
Kaya hindi ako naglalabas ng mga gadget para gamitin. Okay, mamaya-maya update ko kayo mga ka-TH.